Yung 1 cup na harina mo, gawin nating 4 na 6x4 na choco fudge. Tapos, ibenta natin. Kung ikaw, magkano kaya ang benta mo each? At eto na nga, mga kakusin, gagawa tayo ng pangnegosyo na swak sa budget. At kung magkano yung capital mo, yun din ang kikitain mo. Ready na ba mga papel at ballpen ninyo? Listan nyo lang itong mga ingredients natin. Eto, 1 cup ng harina. Tamang-tama siya sa 4 na 6x4 na aluminum foil tray. Kung gusto nyo gumawa ng mas marami, pwede kayong mag-times 2 sa ating ingredients. At kung napansin nyo nga kanina, una kong pinaghalo ang dry ingredients sa isang bowl at tapos sa separate bowl naman yung liquid ingredients. Always kasi dapat natin i-practice na ihalo na magkahiwalay yung liquid at saka yung dry ingredients. Tapos kapag napaghalo mo na sila mabuti, saka mo ihahalo yung dry at saka yung liquid ingredients together. At ang pagmimix mo sa dry ingredients together with liquid ingredients ay dahan-dahan lang para hindi ma-overmix. At pagkatapos nun, salain lang para maalis ang mga buo-buo. Mas maganda kung dalawang beses mo siya sasalain para wala talagang makalusot na lumps. Ang kinaganda pa nito, itong aluminum foil tray ay makikita mo kahit sa ang tindahan, kahit sa mall, sa supermarket, at pwede mo ring bilhin online. Kung gusto nyo gumamit na mas malaking size, pwede naman kaso mag-iiba yung dami nitong output natin. Then, eto na nga, ilalagay na natin sa aluminum foil tray, pero dapat salain muna. So, ayan, dalawang beses ko siya naisala, ha. Yung dami na ilalagay ninyo ay kalahati lang dyan sa foil. Kasi aalsa yan, may baking powder at soda kasi. And then ilagay lang natin sa oven ng mga 30 minutes. Then eto na yung ating finished product. At itatap natin to with chocolate ganache. Na ang recipe ay nasa description sa baba. At after malagyan ng chocolate ganache dito sa taas, kailangan lang natin siya i-refrigerate ng 24 hours before natin siya ibenta or before natin kainin. Eto na yung ating costing. Yung pricing na ginawa ko ay depende sa kung gaano kadami yung per ingredients na inalagay ko. Halimbawa, dyan sa harina, yung 1/4 kilo ng harina kasi is 12 pesos. At more than 2 cups yung 1/4 kilo. Since 1 cup lang naman yung ginamit ko, so 6 pesos yung ating costing dyan. At sa baking powder at soda naman, makakabili ka kasi ng tingi-tingi, kaya ting 5 pesos lang yan. So matotal, 148 pesos yung expenses ko lahat-lahat. At pwede nyong ibenta ng 59 pesos each ang ating choco fudge. Depende sa inyo kung magkano ang benta nyo. Huwag din naman masyadong mahal, baka walang bibili. Kung maibenta natin siya ng 59 pesos each times 4, 236 yun. I-less natin ngayon yung ginastos natin na 148 pesos, so makakanet ako ng 148 pesos. O, diba, dumoble ang capital mo. At kung mag-less naman tayo ng gas na ginamit sa pagluluto, so ilagay natin 50. So meron ka pa rin 98 pesos na net. At kung gagawin mong doble yung recipe, mas lalaki yung income mo. O, diba? Ganun lang kadali. Subukan mo lang ang recipe na to at subukan nyo lang magbenta. Kung nakatulong sa inyo ang video na to, please po pakishare para naman makita ng iba at makatulong din sa kanila. Thank you and God bless!